member of MBC Media Group. Oras sa buong kabuluan, 3 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZR Rich, magandang umaga Pilipinas sa DZR Rich Radio, DZR Rich TV at DZR Rich Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas. Ay, Biyernes na tayo ngayon. Atres ng Mayo 2024. Sa ulo ng ating mga balita, 23 lugar sa bansa nakaranas ng Dangerous Heat Index kahapon ayon sa PAGASA. Bagamat may mga nararamdaman na pong mga pag-ulan, higit naman sa 7,000 mga paaralan nagsuspende ng face-to-face classes dahil sa mainit na panahon. Konsumo sa kuryente, sumipa naman sa 250% dahil sa matinding init ng panahon, mahinang pressure ng tubig sa Metro Manila, asahan, actually naramdaman na ho kanina. Ala naman ho, pasok ka. Ang mga opisina at mga eskwelahan sa Dubai, sa UAE. Kasi muli ho silang nakaranas ng matinding mga pag-ulan doon. Gawa-gawang PIDEA leaks ginagamit para sirain ang Marcos administration ayon naman sa ilang kongresista. Pag-core nagbabala sa mga hindi rehistradong online raffle games. Kidnapper ni Bong Navarro na si Cedric Lee sumuko sa NBI matapos ang guilty verdict ng korte. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin, FM Nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 Ben FM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Sa detalye ng ating mga balita, 23 lugar nga sa bansa nakaranas ng Dangerous Heat Index kahapon, Webes. Ito ho yung mga lugar na nakaramdam na matinding init. Ang Dagupan City sa Pangasinan, 48 degrees Celsius. Nako, edi ganun din ho sa Lingaye, nakatabi lamang ho ng Dagupan. Apari, Cagayan, 48 degrees Celsius. Naibag nabigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte, napudot nito ay. Sa Roa City sa Capiz, 46 degrees Celsius. Lungsod ng Lawag sa Ilocos Norte, 45. Cuyo Island sa Palawan, 45 degrees Celsius. Mainit din po sa Ima Zambales, 44 degrees Celsius. Maingaga sa mga katuranta na sa Negros, sa Dumangas, Iloilo, 44 degrees Celsius. Buenos Dias, Zamboanga, sa Zamboanga City, 44 degrees Celsius. 43 degrees Celsius naman ang naramdaman sa Tuguegaro City, San Jose Occidental Mindoro, Puerto Princesa City sa Palawan, Birak sa Catanduanes. 42 degrees Celsius ang naramdaman sa Mariano Marcos State University, yan po ay sa Batac, Ilocos Norte. Ganon din sa Kasiguran Aurora, QB Point sa Subic Bay, Olongapo, Infanta Quezon, Coron Palawan, Aborlan Palawan, Lungsod ng Masmate, Katmalogan Samar, 42 degrees Celsius din. Ganon din sa Borongan Eastern Samar, 42 degrees Celsius. Davao City sa Davao del Sur, 42 degrees Celsius. Ganon din po sa Cotamato City sa Maguindanao, 42. Dito naman ho sa Naiya sa Pasay, aba, bumaba na sa 41 degrees Celsius ang naramdamang heat index. Maganda umaga sa mga Pilipino dyan sa San Diego, California. Higit naman 7,000 paaralan ng bansa ang nasa ilalim na ng Alternative Delivery Mode o Distance Learning System dahil pa rin sa matinding init ng panahon. Ayon sa Department of Education, pinakamaraming paaralan na naapektuhan ng mataas na heat index ay nasa Western Visayas na nasa 1,613 ang mga paaralan ang nasa Alternative Delivery Mode. Ang Central Luzon naman, 1,254 at sa Bicol Region, 1,181. Samantala, nasa 666 na mga paaralan din sa Zamboanga Peninsula ang naka-alternative learning system, habang 462 naman ang sa Mimaropa, 414 sa Cagayan Valley. Simula pa noong 3 linggo ng Abril, nagsimula ang suspension ng face-to-face classes sa maraming paaralan sa bansa. Matapos na pumalo sa danger level ang heat index sa maraming lugar. Kaugnay nito, lumakas naman ang panawagan ng maraming grupo na ibalik na lamang sa lumang school calendar na June to March ang susunod na school calendar. Maganda umaga, Pilipinas! Nagdeklara na rin ang state of calamity ang pamahalaan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil sa matinding init ng panahon. Ayon kay Chief Minister
o ayon sa Chief Minister Proclamation Number 002-2024, layunin ito na makontrol ang presyo ng mga pauna ng bilihin at magagamit ang pondo para sa rescue, relief at rehabilitation ng mga apektadong lugar. Nitong Mayo 2, nakapagtala ng 41 degrees Celsius na heat index ang mainland Barm at inaasahan naman ang tatas pa ito sa mga susunod na araw. Umalo na sa 5.9 billion pesos ang pinsala naman sa sektor ng agrikultura dahil sa El Nino phenomenon. Ayon sa Department of Agriculture, pinakaapektado ang Palawan kung saan 3.1 billion pesos ang nawalang ani. Sinusundan ito ng maisan 1.76 billion at high value crops na 958 million pesos. Tatlong rehiyon ang pinaka-naperwisyo ng tagtuyot, kabilang dito ang Mimaropa, Cordillera Administrative Region at Western Visayas. Ayon kay Agriculture Spokesperson Arnel Dimesa, 100,000 metriko tonelada ng rice output ang nawala sa bansa on annual basis. So, portado naman ang Department of Labor and Employment ang panukalang magpatupad ng 4-day work week sa gitna ng sobrang init ng panahon. Pero ayon kay Labor Undersecretary Benjo Benavides, prerogative pa rin ng mga employer ang nasabing flexible working arrangement at hindi ito mandatory. Maaari niyang bawasan ang mga kumpanya ang araw na pasok na matrabaho batay sa kanilang requirement. Sinabi pa ni Benavides na nagpapatupad ng gobyerno ng mandatory occupational safety and health regulations kung saan dapat siguraduhin ng mga employer na ligtas sa workplace ang mga manggagawa. Kahapon po, nakausap din natin si ECO President Sergio Luis Ortiz at ang sinasabi ho ni Mr. President Sergio Ortiz, hindi uubra yung inirekomendang dagdag pang heat breaks. Dahil sabi niya, hindi naman pare-pareho tayo ng sitwasyon. Tsaka sabi niya, yung mag-file nga lang ng bill na may kinalaman ho sa paggawa, kinakabahan ho yung mga negosyante, lumang mamumuhunan. Baka lalong hindi ho tayo maging investment friendly. Para ho sa mga suki nating mga nakatutuho sa iba't ibang panig ng kapuluan, mga mamis, pwede ho tayong mag-laundry day today. Kunot no ka ba kapag makapit, manakit at malupit ang mansya, all you need is pride. At mapahirapan ang self sa pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mansya based on tests sa chocolate, mud and seven cotton, gawa po ito ng ACS. Maganda umaga, Pilipinas! May water service interruption ang ilang bahagi ng lungsod na Marikina dahil sa maintenance activity ng Manila Water Company ngayong araw. Wala pa rin tubig ang mga barangay Concepcion 1 at Tumana hanggang mamayang alas 6 ng umaga. Sinabi ng Manila Water na ito'y tanlaman sa isa sa gawang line maintenance activities sa D. Mariano Corner J.P. Rizal sa barangay Concepcion 1. Abiso nila kapag bumalik na ang daloy ng tubig, hayaan muna itong nakabukas ng ilang minuto hanggang sa luminaw ang tubig. At talo kayo ng pamana. Pamana Waters dyan sa San Miguel, Bulacan. Bah, gusto nyo na libreng chocolate? Buksan nyo, gripo nyo kahit na walang water interruption. Napakalinis ng tubig nila nun. Mala chocolate. Aba, kaswerte naman ninyo. Yan ho ang servisyong bigay ng Pamana Waters. Ang may-ari pala ng Pamana Waters, yung may-ari din ng ang tawag dito? Pure Gold. Hindi pala, kaya pala. At least yung pure chocolate. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sus me, ilang mga fishman sa Eastern Visayas apektado naman ang mainit na panahon. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Ilang mga fishman sa Eastern Visayas apektado na sa mainit na panahon. Ito ang sinabi ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Information Officer Christine Grisula sa isang panayam. Ayon kay Grisula, ng ibang mga fishman ay hindi muna operasyonal at ang iba naman ay namatay na ang mga isda. Nawawala na ng oksigen ang tubig kaya hindi na nabubuhay ang mga isda sa fish pond. Babalik lang ang pabukas nito kung bumalik na ang panahon ng tag-ulan na dito mamimigay ng BFAR ng mga fingerlings para makabalik ang pamumuhay ng mga mangingisda. Sa kasalukuyan, may paibahan lang muna ang hanap buhay ng mangingisda na sinusuportahan naman ng BFAR gaya ng paggawa ng tuyo. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay.
Tuloy-tuloy sa babalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Samantala, sa iba pang mga balita. Arestado naman ang 16 na imidbidual na nagpapatakbo ng isang ilegal na online raffle sa Binian, Laguna. Sinalakay na matauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang bahay ng mga suspect habang nagsasagawa sila ng naturang online raffle live stream. Naaresto ang 7 babae at 9 na lalaki. Nakumpiska ang isang motor na umunay premyo sa mananalon ang naturang palaro. Ayon sa PNP Anti-Crime Group o Anti-Cybercrime Group, batay sa Presidential Decree 1602, kinikilala ang online raffle bilang illegal gambling. Lalo pat wala naman silang kaukulang permit mula sa Philippine Amusement and Games Philippine Amusement and Gaming Corporation o dili kaya sa Games and Amusement Board. Nasa custody na ngayon ng PNP Cybercrime Headquarters ang mga suspect at tumanggi naman silang magbigay ng pahayag. Nilinaw ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na illegal, labag sa batas ang pag-host ng mga hindi rehistradong online raffle sa mga social media platform. Sa isang pahayag, sinabi ni Alejandro Tenco, ang chairman at CEO ng PAGCOR, ang makatulad na aktibidad kung hindi nakarehistrado sa gaming regulator ng gobyerno, ay may tuturing na illegal online gambling. Ginawa ni Tenco ang pahayag kasunod ng report na natanggap ng PAGCOR hinggil sa illegal na online raffle activities, kabilang ang may sinasagawang promotion pa sa social media platforms tulad ng Facebook. Ginit pa ni Tenco ng online raffle games ay dapat nakarehistro din sa PAGCOR upang magkaroon ng legal na operasyon. O narito, 16 kataong nga na nagpapatakbo ng illegal online raffle sa Facebook ang inaresto ng mga operatiba ng PNP Anti-Crime Group o Cybercrime Group at mga kinataon ng PAGCOR habang nagla-livestream ang mga loko sa 50th raffle event sa Facebook ng Lucky Dream 4 na merong mahigit sa 111,000 followers. At ang alok na premyo nga nito ay second-hand modified motorcycles. 35 anyos na motorcycle rider naman patay sa aksidente matapos bumangga sa lumilikong truck sa Santa Barbara, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RS 38, Masantos, Yacobasan, Ijekaemin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Freddy? Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng biktima na nakilalang si Ruben Flores Javier, 35 anyos binata at residente ng Barangay Kapandanan, Santa Maria, Pangasinan. Sa ulat ni Santa Barbara, Chief of Police Lieutenant Colonel John Wagnag, alas 2:26 ng madaling araw kahapon, naganap ang aksidente sa Provincial Road ng Barangay Marunong ng nasabing bayan kung saan galing sa Barangay Road ang biktima at habang lumiliko naman ang Provincial Highway ang truck na minamaneho ni Roderick Cabinta, 44 anyos residente ng Barangay Marunong, na papasok na ito sa kanilang grahe na nabulaga naman ang biktima at sumalpok dito ang motorsiklo niyang minamaniho kung saan ito tumilapon peto at dahil sa walang suot na helmet ay napuruhan ng ulo ni Javier na nadala pa sa Region 1 Medical Center sa Dagupan City, subalit idiniklarang dead on arrival na ng attending physician. Ang truck at driver na si Cabinta ay nasa kustudiya ngayon na Santa Barbara Police Station para sa kaukulang disposisyon. Mula sa Akson Radyo Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy, at magandang umaga naman kay Enrique Legaspi na maaga pang nakatutok sa atin, naniniwala si House Deputy Majority Leader at Tingog Party Representative Judas Idre. Ang testimonya ng isang dating ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency UPDEA na nagdadawit kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ilegal na droga ay bahagi ng mas malaking plano upang siraan at pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon. Sinabi ni Asidre kasama sina Deputy Majority Leader at Isabela 6th District Representative Faustino Ino D., Assistant Majority Leader at Taguig City 2nd District Representative Amparo Maria Pami Zamora na hindi mapagkakatiwalaan at credible ang nasibak na PDEA agent na si Jonathan Morales. Sa tingin ni Asidre, bahagi ito ng mas malaking effort para i-discredit at i-destabilize ang kasalukuyang administrasyon. Sa ginanap na pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Danger
dangerous drugs. Sinabi nitong si Morales na totoo ang dokumento na nagdadawit sa Pangulong BBM na itong isa'y senador pa lamang at sa aktres na si Maricel Soriano sa paggamit ng illegal drugs. Ngunit ayon naman sa PDEA Director General na si Moro Virgilio Lasso, walang record ang ahensya sa sinasabing papel na binabanggit nitong si Morales. Sinabi pa ni Lasso sa pagdinig na walang basihan, gawa-gawa lamang ang naturang alegasyon ni Morales at hindi niya dapat pagkatiwalaan ng Senado ang isang individual na sangkot sa perjury o pagsisinungaling matapos nitong itago ang kanyang pag-apply sa PDEA matapos na masibak sa Philippine National Police. Suportado naman ang mga leader ng Kamara de Representantes ang pulisiya ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mapangalagaan ang interes ng Pilipinas, itaguyod ang pakikipag-ugnayan sa ibang bansa sa gitna ng ginagawang ilegal na pagpasok ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Assistant Majority Leader Maria Amparo Pami Zamora, dapat suportahan ang foreign policy ng Pangulong BBM at ito'y maaari natin gawin dahil hindi naman natin kayang lumaban ng patas sa China. Ang bayag ni Zamora ay kaugnay ng pinakahuling insidente sa West Philippine Sea kung saan ginamitan ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang dalawang supply ship ng Pilipinas malapit sa Baho de Masinloc na nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Hoy mga misis, amoy araw ba si Bunso pag-uwi galing ng eskwela? Abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang beatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya at 1250 SRP. Kaya mga misis, I challenge you. Subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Maganda umaga, Pilipinas! Nasa bagong pamilihan bayan ang bagong Paranaque ngayon, si Noche Kakasari 27. Noche, kumusta ang mga bilihin dyan? Kaya nga, Angel, meron nga tumaas, meron ding bumaba. Yung pakalaman nato yung Angel, depende sa parte ng laman kasi merong iba't iba. Ang pinakamura sa bakalaman na kaya Ingela, 470 ang kilo. Habang ang karne ng baboy tulad ng kasim, 340. Diyan po, 380 ang spare ribs sa kaya Ingela, 320. Habang ang pata, 320 ang kilo. Sa mga naghahanap naman ng atay na kaya Ingela sa karne ng baboy, 250 ang kilo. Ang whole chicken na 180, yung breast cut naman ng chicken na sa 190 ang kilo. At sa mga mahihilig sa pulutan tulad ng paa ng manok, 200 ang kilo. Isama ko na rin yung leeg na masarap din iihawin, leeg 150 ang kilo. Punta naman natin yung action word tulad ng bangus, 240 ang kilo. Ang tilapia 160, galunggong 240. Tulingan na 220 ang kilo at ang pusita 440 sa mga naghahanap naman ng hipon nasa 450 ang kilo. Ang refined sugar ko yung Angel 90 pesos ang kilo, was sugar 80, habang ang brown sugar 80 pesos pa rin ang kilo. Ang gulay tulad ng carrots 80 pesos, kalabasa 50, ang kamatis 50, habang ang bawang 140 ang kilo. Isama na rin natin yung repolyo, 60 pesos ang kilo. Sibuyas pula, ganoon pa rin ang presyo, 80 pesos. Habang ang talong, 70, labanos. Tumaas ito, kaya nga Angel, 120 ngayon. Ang dati itong 100 ang kilo. Ang siling na berde naman, walang pagdalaw, ganoon pa rin, 80 pesos ang kilo. Fecha ya, Baguio, 60, habang ang siling labuyo, nakapako pa rin sa 120 ang kilo. Pero ang binabanggit dito ni ate, bakit tumaas yung luya, ate? Bakit tumaas yung luya? Ay, sabi nga nila, yung nagsusunod daw, ewan ko, basta tumataas talaga ang luya talaga ngayon. Hindi ko nga alam kung bakit. Oh. Eh, yung daw tumataas daw, hindi magpag-tinukan. Yung labanos, saan galing yung labanos? Sa Divisoria din talaga. Doon din. Okay, bakit tumaas yun? Hindi ko nga rin alam kung bakit mataas din talaga ang laban sa... Wala silang paliwanag sa inyo? Wala. Wala naman. Gusto naman yung bentahan? Ako, napakatumal. Sobra. Pero nakangiti ka, ano? Natumal ko yung Angel, pero nakangiti itong mga tindera ngayon, negosyante.
ng gulay dito sa pamilihang bayan ng bagong Paranaque. Ulat ko na lang sa Pilipinas sa DZRH. Ako si Nino Tirakasuntuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Noche. Maganda umaga, Pilipinas. Pero sabi ho ng mga political leaders natin, may kasalanan dito yung mga traders at saka mga middlemen. Yan daw yung nagpapataas ng presyo ng mga bilihin. Sinigundahan naman ng mga miyembro ng Kamara de Representantes, kabilang ang dalawang kongresista mula sa probinsya na nangunguna sa produksyon ng palay, ang panawagan ni Speaker Ferdinand Martin Romualde sa Senado na bigyang prioridad ang panukalang amyenda sa Rice Tarification Law para mapababaan ng 10 hanggang 15 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas. Sa 10 balitaan, pinahayag din Assistant Majority Leader Micaela Angela Micas Wansing ng Nueva Ecija at Deputy Majority Leader Faustino Inudi ng Isabela, ganyan din si Juna Sidre ng Tingog Party List, ang apila ni Speaker Maldesa. Bilang mula sa isa sa mga probinsyang nangunguna sa produksyon ng bigas, sinabi ni Congresswoman Sunswing na malapit sa kanyang puso ang batas kung saan nakapaloob ang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP, ang pondong ginagamit na pantulong sa mga magsasaka mula sa buwis na ipinapataw sa mga imported na bigas. Posibleng bumalo naman sa 1.4 trillion pesos sa 2023 ang halaga ng kawalang aksyon laban sa climate change, o kandubas ito ng 8% ng gross domestic product noong 2020. Ito naman ang babala ni Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga sa paglulunsad ng Philippine-Canada Partnership sa Nature-Based Solution para sa Climate Adaptation sa Makati. Binigyan din pa ni Loizaga na critical, urgent ang building capacity sa adaptation at mitigation para sa mga vulnerable sector ng iba't ibang panig na mundo, kasama dito ang Pilipinas. Sinabi pa ng kalihim ng DENR na climate risk ang marginalization at ang social and physical burdens gaya ng literacy, poverty, at disability. We must recognize that for a climate-vulnerable country like the Philippines, while mitigation has been strategic, building capacity for adaptation has been and continues to be both critical and urgent. This is especially important when we consider our ecosystems and the services they deliver as the lifeblood of our communities and the support they give to different sectors in our economy. We also know that gender-based vulnerability is compounded by intersectionalities. Marginalization and multiple social and physical burdens compound the climate risk. Kaya ako tuntua dito sa ginagawa ni Congressman Dorot Plato eh. Sana gayahin pa ng iba pang mga mambabatas dyan ho sa Bulacan. Sa Ipo Dam, yung Ipo watershed natin at dyan po sa Angat watershed, tuloy-tuloy ho yung kanilang pagtatanim ng kawayan, pagde-develop ng mga planting materials para po maipanumbalik ang sigla po ng ating watershed sa pamamagitan ng pagtatanim ng kawayan. Alam mo ninyo, pagka nagtanim ho tayo ng kawayan, nade-develop ho natin yung buffer zone o economic buffer zone ng mga stakeholders na nandyan po sa mga bundok. Isang miyembro naman ang Capco arestado sa kasong murder sa bayan ng Antipas, North Cotabato. Detalye ng balita mula kay Jun Dimagota ng Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Alaykum assalam, kayang Angel. Arestado ang isang kasapi ng Capco sa inilunsad na police operation sa barangay Luhong, Antipas, Cotabato Province. Sa bisa ng warrant of arrest, na aresto ng pinagsanib pwersa ng Antipas MPS, CIDG Cotabato Province, 1st CPMFC, CPPOPIU, RIU 12 at 1203 RMFB ay isang alias Bert, 27 years old, nakadestino bilang CAFGU Active Auxiliary ng 27th Infantry Battalion, residente ng Puro 4, Barangay Kamutan, Antipas, Cotabato Province. Batay sa record ng Provincial Police Office, ang suspect ay nasa top 9 regional level most wanted person na may standing warrant of arrest sa kasong pagpaslang. Ang suspect ay kasalukuyang nakadetene sa Antipas Municipal Police Station habang inihahanda na ang commitment order. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Dimakuta, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na servisyo, sama-sama tayo Pilipinas. Maraming salamat, Jun Dimakuta. Samantala,
mahiwagang tunog. Ito na ha, 8,000. 8,000 na po ang naghihintay na premyo sa mahiwagang tunog para sa ating mga online viewers. 8,000 din kung kayo po'y makakahula naman, mas maunang makahula sa mga text line participants. Ayan ha, text line category. May kategorya na tayo ngayon. Asya, sige, ito na po ang ating mahiwagang tunog na hirap kayong hulaan. Giveaway na giveaway na nga po. Sabi ko sa inyo, plastic yan na may bahaging pabilog na iniikot. Yun, kaya matchuk-chuk ganun sa bandang dulo. Anyo po masagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485 o dili kaya online. Basta siguraduhin lamang ho ninyo na meron ho kayong sharers badge. Share nyo muna yung ating programa bago ho kayong magpadala ninyong sagot para ho mabilang natin. Ayan, ha? Ang tamang format ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ang pinakamalupit na clue, eto, pagkagagamit kayo niyan, siguraduhin ho ninyo na naglinis ho kayo ng inyong mga kamay. Ayan, ha? Siyempre, pagka naglinis ho kayo, gumamit kayo ng shield bath soap, tanggal ang mga mikrobyo. Yan ang giveaway doon, di ba? Huhugas ka ng kamay bago mo gamitin. Ano yung bagay na yan na bago mo gamitin, siguraduhin, sinisiguro mong malinis ang iyong kamay. Maganda umaga, Pilipinas! Siyempre, gumamit ka ng shield bath soap. 28 na makalipas ang alas 4 ng umaga. RH number 1. Kayo ho'y may mga importanteng lakad. Huwag kalimutan magbayo ng Pamela Alcohol Protection ng Pamilya laban po sa mga mikrobyo. Dalawang formulation ng Pamela Alcohol na pwede nating pagpilian. Yung Pamela 70% isopropyl alcohol, especially prepared per clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay din po yan sa mga households. Ha? Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng Pamela 70% isopropyl alcohol. Maghapon man nating gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong Family Rubbing Compound Improvement Cologne, yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ang mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol, parang di siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa mga butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Uy, si Bea Alonso, hindi na daw kinaya yung mga chismis laban sa kanya. Idinimanda si Christopher Main at si Oji Diaz. Detalye ng balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz! Good morning, Kuya Angel. Dati ay pinalampas daw ni Bea Alonso ang mga malisyosong balita sa kanila ng kanyang boyfriend na si Dominic Roque kaugnay ng kanilang hiwalayan. Ipinagkibit balikat na lang daw iyon ng aktres. Pero this time ay hindi kinaya ng dalaga ang mali umanong mga balitang nang lalabasan at pangbabasa kanya kaugnay sa di umano ay di pagbabayad ng tama at sapat sa BIR, Bureau of Internal Revenue. Dumulog na nga sa Quezon City Prosecutor's Office ang aktres upang sampahan ng kaso sina Ate Christopher Min at Oji Diaz. Tatlong magkakahiwalay na kaso ang isinampa ng aktres na may kinalaman sa cyber libel na kung saan ay sinamahan ito ng kanyang manager na si Shirley Kwan at ng abogado nilang si Attorney Joel Garcia. Si Oji Diaz ay unang nakapagbigay na ng pahayag. Ganito ang kanyang sinabi matapos maidulog ang kaso. Pasensya na sa lahat ng mga reporters na tumatawag para maging balanse ang kanilang mga report. Naintindihan ko kayo. Kung nangangarag kayo sa mga desk officers ninyo o editors ninyo, makakarating din naman yan para sagutin ko sa takdang panahon. Iyan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Ito, hindi to chismis, ha? Hindi to chismis. Tatlong house and lot. 20 motorcycles. 20 40-inch smart TV, 5 3-night stay sa Misimis Bay at 200,000 pesos na cash prize via GCash. Yan daw po ang pamimigay sa gaganaping Bicoloco Music Festival. Ngayong araw na ito, Friday, hanggang bukas,
Oo, Diyos marahay nga aga sa ating mga kababayan dyan po sa Bicol. Ngayong araw na ito, gaganapin ang Bicoloco Music Festival, May 3 at May 4. Ayon sa sponsor nito na si Ako Bicol Congressman Saldico, na siya pong nag-organize nito, ng kauna-unahang Bicoloco Festival, nagkakahalaga ng 1.5 million pesos ang bawat house and lot sa Eco Homes, Barangay Puro, Legazpi City. So hindi drawing, merong address eh. Inaasahang libo-libo ang mga Bicoloan ang dadagsa sa Old Legazpi Airport kung saan gaganapin ang libreng mega concert nina pop icon Sara Jeronimo at Bamboo. O dyan, wala singitan ha? Walang lamangan. Sa susunod na gamay naman, ang mga magpe-perform ay sina Eli Buendia at dating frontman po ito ng Eraserhead at si Jericho Rosales ang magbibigay saya. Aba, para makasali po sa dalawang araw na Mega Raffle, magparehistro at magpakabit po ng wristband pagpasok po sa concert venue. Ayon sa mga organizers, presence is required to win a prize. At yun daw pong participant ay pwede lamang manalo once. Ano pang hinihintay ho ninyo? Magparegister na. Teka muna, pwede pa kami dumayo doon? Magkala pamasahe papuntang Bicol o dili kaya ngayon pa lamang bumiyahe na kayo papuntang Bicol. Ay kaya lang walang train, ano ha? Oo, house and lot. 20 motorsiklo, 20 smart inch TV, tapos meron pang 200,000 pesos cash prize via GCash. Aba! Bakit kaya? Oh, bongga ito ha? Bicoloco! Maganda umaga, Pilipinas! 3.1 million pesos na halaga naman, 3.1 million kilo na marijuana na kumpiska sa dalawang suspect sa La Trinidad, Benguetta. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa Rich 41 na imbagnabigat ka na kayo amin sa ating makababayan dyan po sa Norte. Romy? Natimbog ang dalawang ordinaryong drug personalities matapos magbenta ng 31 kilo na marijuana sa ikinisang bypass operation ng otoridad sa Strawberry Farm sa Barangay Betag, La Trinidad, Benguet kahapon. Nakilala ang mga suspect na si Levi sa Panangin alias Paway, 26 anyos at Alvin Lidayan, 21, parehong residente sa Sitio Bakbakan, Barangay Poblasyon, Kibungan, Benguet. Nagpatupad ng anti-drug operation ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency at La Trinidad Municipal Police Station sa open parking lot sa Strawberry Farm sa Barangay Betag, La Trinidad. Nagresulta ito sa pagkakatiklo ng dalawang suspect at pagkakakumpiska ng 31 piraso ng nakapaketeng tuyong dahon na marijuana na binalot sa packing tape na may kabuang timbang na 31 kilo at nagkakalaga ng 3,720,000 pesos. Nasamsam din ang 630,000 na boodle money, 2,500 pesos, cellphone at isang puting Tamaro FX na may plakang USL 911 na ginamit ng mga suspect. Sasampa ng mga suspect ng kasong paglabag sa Section 5 in relation to Section 26 ng Paragraph B, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZR Rates, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Diyos na gina, Romy. Top 1 naman sa drug watch list at ex-convict na may kasong o sa kasong carnapping arestado sa Davao del Sur. Detalye na balita mula sa Action Radio Davao mula kay Jun Soter. Jun, may buntag. Mayong buntag usab Kuyang Angel. Balikulungan ng isang ex-convict matapos na aresto sa drug bypass operation ng mga otoridad ng Digos Police Station sa ilalim ng supervision ni Police Lieutenant Colonel Lorante Rites bandang alas 8:53 ng hapon doon sa Hamumo Street, Barangay San Miguel, Digos City, Davao del Sur. Kinilala ni Police Captain Yunes II ang suspect na si Kaiser Alupit Avillana alias Tuto, 19 anyos at kilalang top 1 sa drug watch list at nakitira sa Barangay San Miguel, Digos City. Nakuha sa posisyon ng suspek ang tatlong pakete ng shabu na may bigat na 2.77 grams na may standard value na 36,000 pesos. Ayon kay Police Captain Yunes, ito na ang pangatlong pagkataon na nahuli ang suspek. Una itong naaresto dahil sa kasong carnapping at sumunod ang illegal possession of firearms. Dagdag pa ni Captain Yunes, sangkot din ang suspek sa kasong pagnanakaw at robbery. Mula sa Action Radio Davao,
June Suter para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dagan salamat, June Suter. Cute ang boses ni June ngayon. Ano, ha? Naglip to ng ilang araw dahil may problema ho sa lalamunan. Welcome back, John. May kita man sa 2 milyong pisong halaga ng illegal drugs na kumpiska sa Gitang Luzon. Detalye ng balita mula kay Danny Comilang, RH37. Danny, good morning. Sa patuloy na pagpapaigting ng anti-drug operation ng Philippine National Police upang sugpuin ang salot na droga, nasa may gitna 2 milyon halaga ng droga ang matagumpay na nakumpiska sa Gitnang Luzon sa loob lamang ito ng isang araw na drug operation. Sa ulat mula sa tanggapan ni Police Brigade General Jose Dalgo Jr. sa Camp Oliva City, Pampanga, sa 20 ikinasang drug operation, 32 individual na sangkot sa paggamit at pagbebenta ng droga ang naaresto. Nasa 296.13 gramo ng shabu ang nakumpiska na nagkakalagang kabuuan nito sa 2,013,684 pesos. Pinuri at pinasalamatan naman nitong si Brigade General Jose Dalgo Jr. ang kanyang mga tauhan dahil sa masigasig nilang pagtugis sa mga sangkot sa illegal na kalakaran ng droga sa Gitnang Luzon. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Danny Comilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maganda umaga, Pilipinas! Maya paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. Ay, speaking of Central Luzon, huwag natin kalimutan, tuloy pa rin ho yung alok sa atin ng West Chester Realty, ang pinakamura ng ready for occupancy unit dyan po sa buong housing industry, actually, with easiest term. 5% lamang po ang down payment, pwede pang hulugan. Ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Napakagandang investment opportunity po nito dahil napakalapit lamang nito sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. Kaya kayo dyan sa abroad, ha? Yun sa mga suki natin dyan sa Hayward, California, at saka dyan po sa Middle East, ha? Sa mga Pilipino dyan po sa Hong Kong. Aba, ito ho, napakagandang investment opportunity dahil yung township, eh, nandyan ho yung munisipyo, simbahan, eskwelahan, at iba pang mga amenities sa nasa loob mismo ng township, kaya hindi na kayo masyadong mamumroblema ho sa traffic. At napakalapit lamang po sa Clark International Airport. Ang gagawin lamang po ninyo, makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Kung ngayon ho kayo magpapareserve, may chance pa ho kayong manalo ng 3-for-2 for Japan, Taiwan, Singapore, Hong Kong o Thailand. Ayan. Pero kung hindi makisiswertehin sa mga raffle na yan o dun po sa pagdadark nyo, marami pa rin pong nag-iintay na premyo sa Summer Premier Promo ng West Chester Realty. Maga, Pilipinas! Nika, pinaghahandaan ng posibleng foreign cyber attack sa 2025 elections. Detalye na balita mula naman kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Pinaghahandaan ang pamalaan ng posibleng cyber attack sa panahon ng 2025 midterm elections. Ayon kay National Intelligence Coordinating Agency Director General Ricardo De Leon, kabilang ito sa mga lumilitaw na security issues sa kasalukuyang threat assessment ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa National Security Cluster Forum ng Presidential Communications Office na isinagawa sa San Narciso, Zambales. Ibinalita ni De Leon na naka-alerto na ang Commission on Elections sa mga pagtatangkang maaring manggaling sa ibang bansa. Kabilang umano sa inaaral ng NICA at ng COMELEC ay ang naging halalan sa Taiwan at ang paparating na eleksyon sa Estados Unidos na maaari umanong may implikasyon sa usaping politikal ng Pilipinas. What we're looking at sa ano ba nangyayari ang pangyayari sa member election ng US, ang pangyayari may like pag-apel in Taiwan, and let's see how we can improve that. Kaugnay ng pinangangambahang patuloy na pag-atake sa cyber domain ng bansa, ibinunyag ng Armed Forces of the Philippines na malaking tipak na modernization program Rehorizon 3 ang nakalaan sa cyber systems capability. Kamakailan lamang inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 1.89 billion pesos na proyektong tututok din sa air interdiction, surface and subsurface at missile defense capability ng AFP. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, talaga nakababahala ito. Ilang doktor pala nagmamay-ari ng punerarya? Hala,
O nga naman. Okay pang bukpisan ang pag-aari nila, di ba? Pero bulilarya. Ang detalye na balita mula kay Giselle Report, RH15. Giselle, good morning. Kuyang Angel, good morning. Ibinunyag ng health reform advocate na si Dr. Tony Gatson na ilan umanong doktor ang nagmamay-ari pala ng funeraria. Sa paginig ng Senado, sinabi ni Gatson na may doktor sa Cagayan na nagpapatakbo ng funeral parlor at drugstore batay sa mensahe ng isang niyang pasyente sa lugar. Tinawag ito ni Gatson na unethical, hindi magkatao at nakaaapekto sa relasyon ng pasyente sa kanyang doktor. Mayroon din daw na severe conflict of interest dahil maaaring hindi nagagawa ng doktor ang lahat para isalba yung kanyang pasyente. Naniniwala si Dr. Tony na hindi lang ito nangyayari sa Cagayan, kundi sa iba pang bahagi ng Pilipinas, partikular sa labas ng Capital Region. Ikinabahala naman ito ni na Senador Rafi Tulfo at Senador Bongo dahil kung totoo man, hindi raw nakukuha ng pasyente yung pinakamahusay na treatment mula sa kanyang doktor. Pakinggan natin yung bahagi ng pagdinig ng Senado. Hindi lang yan. Sa probinsya, sir, meron pa sir punenaria pa. Meron siyang drugstore, may punenaria pa siya, may restaurant pa siya. Nakakatakot yan. Baka may papatay niyo pasyente. Hindi sir, kinuwento to sa akin ng pasyente kung taga Cagayan. There was one doctor na may hospital siya, meron siyang cafeteria, may drugstore siya. May punenaria. May punenaria pa sir siya. Kompleto, Ricardo. Kompleto po sir yun. Paano gagaling yung pasyente niyan? Hale, sa tingin mo, paano gagaling? Eh, hindi ko sir masagot. Pag hindi gumaling, nandiyan yung punenaria. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, Giselle Rico Ford, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Oo nga naman, nakakatakot nga naman yan. Doc, magpapatrita ko. Sige, kumain ka muna doon, ha? Kain ka muna doon. Sa kapitirya ko. Tapos, ito, resetahan kita. Doon ka na sa butika ko. Yan, ha? Nako, malala na sakit mo. Pagka namatay ka, doon ka sa akin punarayo. Baka naman nagbibenta pa huya ng memorial plan. Hindi malayo. May punira. Baka may cemeteryo din. Ay, excuse me. Wala naman hong masamang magnegosyo. Basta lang wala naman conflict of interest. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, ano ba yan? Naranasan ng Hong Kong. Ay, maganda umaga sa mga Pilipino dyan sa Hong Kong, sa Brisbane, Australia, sa Palm Springs, California, at sa Coronel Dal, South Cotabato. May nga, kasi makaturuan tara sa Coronel Dal, ha? Damo, Lunggudra. Naranasan nga sa Hong Kong ang pinakamainit na Abril sa kanilang kasaysayan simula noong 1884. Ayon sa Weather Observatory ng Hong Kong, naitala ang 26.4 degrees Celsius na temperatura ang pinakamainit sa loob ng 140 years, hindi pa man nagsisimula ang summer season. Sa isang village naman sa Thailand, ipinarada ng ang Japanese cartoon na pusa, yung si Doraemon, dahil desperado na ang ilan na makaranas ng ulan. Ba't hindi, ano ha? Oo nga, yan o. Ipinaparada nila. Ginawa ito sa Payuha Kiri District ng probinsya ng Central Nakhon, Sawan. Ilang buwan ang nakakaranas pala ng sobrang init ng panahon. Ipinarada ng villagers ang isang tinsel deck cage sa kanyang stuffed toy habang winiwisikan ito ng tubig. Hango ito sa matandang ritual sa Thailand na Hainang Miao, o literal na pagparada ng pusa bago ang planting season para humiling ng tag-ulan. Cloud seeding lang kailangan natin. Ayan, ha? O nga naman, di ba kawikaan nila yon pagka pinaliguan mong pusa o ulan? Pero wala akong scientific basis yan. Kung ang malaking bahagi naman ng Asia naglalagablam sa matinding init, ang disyerto naman ng UAE, o United Arab Emirates, ay muling niragasa ng malakas na pag-ulan. Maraming paaralan at mga opisina ang napilitang magsara dahil sa mga pag-ulan na isinisisi pa rin sa climate change. Ha? Nilinaw na ito ng pag-asa. Wala hong hindi ho sina na gano'n doon cloud seeding. Wala hong cloud seeding na nangyari bago pa man nangyari yung unang pagbaha dyan po sa Dubai. Binaha din ang financial hub na Dubai at may git sa 10 flight ang kansilado sa paliparan ng Dubai. Hala! Antindi, ano ha? Uy, o nga pala ha, sa ating mga kababayan nanonood ngayon at nakikinig, ano ha? Yung tutube, ha?
Kasi ngayon, di ba, magsa-summer season, ungali ng mga kabataan, hinuhuli yung tutubi pagkatapos ginagawang katuwaan. Alam ba ninyo na napaka-importante ng tutubi sa pagmamanage ng lamok? Ang isang tutubi ay kayang kumain ng daan-daang mosquito sa isang araw. Ayan. Kaya sa halip na hulihin, magtanim ho tayo ng mga halaman na po pwedeng mag-attract ng mga tutubi. Para ano ho, para maubos o malabanan biological strategy ho yan para sa pagpuksa sa mga lamok ka. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, maganda umaga din po sa Germany. Ayan, at saka sa mga suki natin. 2 weeks na daw, umuulan sa Hong Kong. O, ganun. Wala ako, mainit ang panahon ngayon dyan, ha? Samantala, bukas pa rin ang Philippine Amusement and Gaming Corporation sa lahat ho ng mga photography enthusiasts. Tinatanggap po ang inyong mga entries at hanggang ano yan, ha? Hanggang July 31, 2024. Antay mga po ng Pagcore Photo Contest ay harvest time. Naglalayong ipakita po ang kagalingan, sipag at pagpupunyagin ng mga Pilipinong magsasaka, mga mangingisda at iba pang nasa sektor ng agrikultura para magkaroon tayo ng sapat na pagkain o food security. Ayon kay Pagcore Chair at CEO Altenco, tinaasa na ho nila sa 2.23 million pesos ang total cash prizes kasi nagdagdag ho sila ng kategorya. Yung drone category o mga larawang kuha mula po sa impapawid gamit ang inyong drone camera. 50,000 pesos po ang mapapanalunan ng bawat entry. 8 po yung pipiliin ho dito. 8 yung mananalo ng 50,000 pesos sa drone category. Para po naman sa mobile category o yung pong mga larawang kuha ng inyong mobile phones o mobile device, 50,000 pesos din po ang 8 mga mananalo. Samantalang ang mga mananalo naman para sa conventional category, tatanggap ng 100,000 pesos. 8 din ang mananalo dyan. Kaya ano pang iniintay po ninyo, ipadala ninyo yung mga entries sa www.pagcore.ph/photocon2024. At ang kagandahan dito, pinababa na rin po ang mga pwedeng sumali. Ha? Ang mga pwedeng sumali ay yung mga edad 16 pataas. Ayan. O dyan sa Quezon, picturean niyo yung ano, yung mga taniman ho ninyo ng kakao. Lalo pat nakikita naman ho na ngayon yung pong mga taniman ho ninyo ng kakao talagang very productive na, ano ha? Maganda umaga, Pilipinas! Yung pong mga planting material na kakao galing Dabao, hinakot po yan ni Dr. Helen Tan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan at nang sa gayon, yung mga magsasaka natin, hindi na lamang umasa sa kopra, kundi magkaroon pa sila ng mga high-value crops na katulad nga po ng kakao. Kaya ngayon, nagpo-produce sila ng dekalidad na kakao beans para maiprocess bilang tangerine chocolate. At ang tangerine chocolate po ay may mahigit 10 variants na raw materials na ginamit ay galing din po sa 6 ng mga magsasaka. Kaya kita ho ninyo, ha? Kaya sabi nga ni Dr. Helen Tan, tangkilikin po natin ang gawang atin. Available yan sa 0919-095-5935. Ang sabi po ni Dr. Helen Tan, kung hindi Pilipino, sino pang magmamalasakit sa ating mga magsasaka, sa ating mga MSMEs, kundi ang kapwa Pilipino. Kaya dyan sa mga suki natin sa abroad, ha? Lalong-lalo na dyan sa Switzerland, sa Agana, Guam, sa Germany, basta all over the world. Good morning sa inyo. Kung uuwi kayo, huwag na hong magbaon ng imported na chocolate. Mas masarap ang tangerine chocolate. Yan, ha? Gawang atin sa bawat nguyahunin nyo ng chocolating gawa ng tangerine o tangerine chocolate, nagpapakita kayo ng pagmamahal sa ating mga magsasaka, sa ating mga MSMEs. Maganda umaga, Pilipinas! Loribon Committee Eksena sa Sabuanta ng mga doktor at pharmaceutical companies. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpas, RH28. Raymond, good morning! Inilipat na sa Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa umano'y sabuatan ng mga doktor at pharmaceutical companies para sa pagre-reseta sa kanilang mga gamot kapalit ng malaking komisyon. Ito ay napagkasunduan sa isinagawang caucus ng mga senador. Ayon kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, nagdesisyon sila na ilipat ang hearing sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumuno ni Senador Pia Cayetano mula sa Committee on Health ni Senator Christopher Bongo.
Iti matapos questionin niya na Senador Jinggoy Estrada at Senador Pia ang isinagawang pagdinig ng Committee on Health nang wala pang referral ang Senate plenary sa mga privilege speeches at resolution. Giit ni Caetano, malinaw na may bahid ng katiwalian at kapabayaan sa tungkulin ang mga ahensya ng gobyerno kahit sa Blue Ribbon Committee dapat ang investigasyon. Ang tinutukoy ay ang Department of Health, Food and Drug Administration, Professional Regulation Commission at pati ang Philippine Heart Center. Una nito'y nagpaliwanag si Senator Go na moto proprio ang isinagawa niyang pagdinig at pinaharap ang mga opisyal ng Belkens Pharmaceutical Company. Para sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas! Maraming salamat, Raymond! Samantala, oy, gusto niyo pang humaba pa ng 5 taon ng inyong buhay? Simula na daw po ninyo ang regular na pag-exercise, matulog ng sapat, huwag manigarilyo, magkaroon ng malusog na dieta. Sa pag-aaral na nalatala sa journal BMJ Evidence-Based Medicine, 62% na kayang salagin ng mga nabanggit ang genetic risk ng early death. Yung pag-exercise, matutulog ng sapat at hindi paninigarilyo. Tumaas umano ng 78% ang chance ang mamatay ng maaga ng mga unhealthy lifestyle, anuman ang kanilang genetic risk. Pinangunahan ang nasabing pag-aaral ng mga researchers mula sa Zhejiang University School of Medicine sa China at University of Edinburgh sa Scotland. Yan daw ang pronunciation, di Edinburgh ang pronunciation niya. Edinburgh. Ayan, ha? Sapat na tulog ang pinag-uusapan. Ano makakatulong sa atin kundi ang Ultabio. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado mula po sa Food and Drug Administration, rekomendado po ng mga doktor. Matay po sa clinical trial na ginawa nga po sa Japan, yung pong postbiotic, pag pumasok po sa ating katawan, ina-activate yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid and dendritic cell. At yan po ang nagpo-proseso sa ating katawan, no, sa ating utak, inaatasan po yung paglabas ng mga toxins sa ating katawan. Kaya yan, nakiklense po tayo, nabuboost ang ating immune system. Nakakatulong yan para magkaroon tayo ng magandang tulog at magkaroon ng sapat na lakas sa kinabukasan. Kaya pag-gising mo, di ba, kondisyon na kondisyon ka. Kahit halimbawa, nakatulog ka ng 8:30 ng gabi, gigising ka ng alas 2 ng madaling araw para magprograma. Buhay na buhay pa rin. Ayos na ayos, pati buhok, di ba? Para nakapaligo. Kahit hindi. Ayan, ha? Tapos, di ba? Kondisyon na kondisyon ka. Yung kaibigan natin, 7 years, sa pool nung huling mga anak si misis niya, 7 years old, nasundan pa yung kanilang chikiting. Lupit ng Ultabio, ano ha? Available po ito sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang po ninyo galing po yan sa Teoxys Health Ventures. Kung meron pa po kayong mga tanungan, mag-text lamang sa 0917-110-6580 para po masagot ng ating mga medical experts. Available din po yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, PassMed Pharmacy, John's Pharmacy at CuraMed. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan po natin mamaya, ano nga bang kaibahan ng generic drug at mga innovator drugs? Ano nga, o innovator medicine? Ano nga ba yung generic medicine at saka innovator medicine? Controversial ngayon itong, di ba? May mga doktor na ano, sinasabing nag-i-endorso ho ng mga gamot. Ano ha? Kanina nga, binabanggit pa, may punerarya pa yung iba. Kinubuhay naman to. Sana naman, wala silang memorial plan o kaya memorial lot na ibinibenta, no? Maganda umaga, Pilipinas! Suportado ng mga kinatawan ng Kamara at Representante sa pagnanais ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na magkaroon ng isang koalisyon ng administrasyon para suportahan ang mga kandidatong tatakbo sa May 2025 midterm elections. Ayon kay Deputy Majority Leader Faustino Ino D., bilang isang miyembro ng lakas, masaya siya sa naging hakbang ng Pangulo at nakatitiyak siya na magugustuhan ng Pangulong BBM na suportahan, marinig ang suporta dahil hangarin din naman ang iba pang miyembro ng partidong lakas ang naturang hakbang. Lakas CMD ay pinamumunuan ni Speaker Martin Romualdez, ang pinakamalaking partido ngayon sa Kamara. Ikinagalak din Assistant Majority Leader Micaela Angela Mika Sonsing, isa ding miyembro ng lakas, ang naging pahayag ng Pangulo.
Maganda umaga, Pilipinas! Dalawang minuto na lamang makalipas, makalipas bago sumapit ang alas 5 na umaga. RH number 1, Limones. Maganda umaga, Pilipinas! Si Ginoong Brian Posadas, isa pong magaling na pharmacist ito, ano ha? At dati pong tagapagsalita ng Philippine Pharmacists Association. Kasama na ho natin, ano pa, maintindihan natin, ano nga ba itong tinatawag na generic medicine at saka innovator medicine? At required kasi sa mga doktor under sa generics law na pagka nagreseta sila, hindi lang yung branded na gamot ang ibibigay, kundi pati yung generic counterpart nito. Sir Brian, magandang umaga po sa inyo. And good morning, Kong Angel, at of course sa mga tagapakinig natin at nanonood sa atin ngayon dito sa DCRH. Kumustang ano? Anong rate of compliance dun sa itinatadhana ng generics law? Na kapag nag-prescribe ang isang doktor ng isang branded na gamot, dapat meron din siyang generic counterpart. Ganun ba yun? Correct. Ang nasa generics law natin, alam mo, kung nasusunod nga akong Angel yung batas natin, wala tayo masyadong problema talaga ngayon, eh, no? Na-experience sa Senate. Kasi ang nasa generics law natin, kapag nagreseta ang doktor, kailangan generic name ang nakasulat. Sa ibaba ng generic name, andun yung branded na gamot na merong open and close parentheses. So kumbaga, parang ang pinaka nire-reseta talaga ng doctor, the generic, the molecule, tapos yung branded, naka-open and close parenthesis, that should be optional as well for the patient kung anong brand yung specific na kukunin niya. Bakit naka-itemize ba doon kung ano-ano yung mga brand? Hindi rin? Hindi. Kung ang merong preferred si doctor na brand, pwede niyang isulat. Pero hindi pwedeng wala yung generic molecule. Meaning yung molecule, ano yung gamot? Halimbawa, amlodipine. Kailangan nakalagay doon yung amlodipine. Kung merong preferred na brand si doctor, kailangan naka-open and close sa ibaba. Ano ba yung amlodipine? Amlodipine, ito yung molecule. Siguro, Kong Angel, inawin natin yung mga terminolohiya rito kasi nalilito tayo with the generic and branded. Uh-oh. Okay. Ang generic molecule or generically equivalent, ibig sabihin nito, gaya siya sa isang innovator drug. Okay. Ang innovator drug, ito yung diniskubre. Meaning ito yung nauna sa merkado. Ito yung talagang maraming pag-aaral. Yung innovator drug. Okay. So itong innovator drug na to, may patent yan. Pag nawala yung patent yan, nagkakrak ba yung ano? Clear naman? Hindi, hindi. Clear. Na clear. Loud and clear. Oh. Okay. So pag ang innovator drug, nag-off patent siya, pwede mo na siyang gayahin. Dito papasok yung lahat ng generically equivalent drug. So yung mga generically equivalent drug na yan, lahat naman yan may brand name. So sa Pilipinas, lahat tayo branded generics kapag sinilip mo. Kasi may pangalan ng kumpanya, pangalan ng gamot. So ibig sabihin, ang choice nating mga consumers ay either bumili ka ng innovator drug na expected mo na medyo mas mahal kasi yan yung inaral, at ng generically equivalent. At lahat ng nasa merkado natin, kadalasan, mga generically equivalent yan. So, branded, di ba, generic medicine yung binibili mo? Yes. Kahit sabihin mong branded medicine yung sinasabi mo binibili mo, generic yon kasi generically equivalent siya ng innovator. Yung innovator lang yung may karapatan na magsabi na kami yung nauna sa merkado, kami yung patented, kasi talaga namang sila yung nag-aral noon. All the rest yan, generically equivalent. So, bakit nag-iiba-iba pa rin yung presyo ng mga branded generics yun. Sa quality na yon. Quality issues at saka production issues kung bakit iba-iba yung presyo nila, no? At saka yung marketing initiatives nila. But at the end of the day, ang nakalagay sa generics law natin, the doctor diagnoses the patient, prescribes the medicine, na generic ang isusulat niya, yung branded based on preference niya. Clinical experience kasi yan ng mga doctor, no? May mas
effective daw, sabi ng mga ibang doktor. So may preferred na brand yan. Pero dapat, according sa batas natin, si pharmacist should offer generic equivalent. Dapat nga may generic menu list yan sa butike. Na pag bumili yung pasyente, ipapakita niya yan ng pharmacist sa pasyente. Ay ma'am, ito po amlodipine, ito po yung mga generic equivalent na gamot. Para choice ng pasyente, ano yung mas mura? Hindi okay. Choice ni doktor dapat yon. Kasi okay. Kung ano yung kaya ni pasyente. The doctor can prescribe, but the doctor should not force a brand. Okay. Sir Brian, nasa presyo ba yan? Mas mahal ang gamot, mas efficient? Ganun ba yun? Hindi din. Kasi may sinusunod yan na formula. Kaming mga pharmacist, kaming mga gumagawa ng gamot, may sinusunod yan na formula. No? Kumbaga, paano ginagawa yan based on the study. Halimbawa, kapag sinabi mo dyan na 25 milligram yung active ingredient, kailangan 25 milligram ka. Kapag sinabing in capsule yan, para maging generically equivalent ka, pareho pati dosage form mo. So may sinusunod yan, may inaaral yan, ano yung mga binders na gagamitin and all of those stuff, fillers. So in effect, lahat ng formula na ginagamit dyan is the same. Nagkakatalo-talo yan sa gaano kahigpit yung quality assurance, gaano kaganda yung raw materials na ginagamit, yung production nun. Doon nagkakatalo sa presyo yan. Plus of course, the marketing initiative. Okay, balikan ko yung sinasabi mo. Yung number ng milligram, hindi pala po pwedeng magpalit-palit ka ng milligram? Halimbawa, ang sinabi sa iyo, 40, ginawa mong 80? Hindi pala pwede yun? Hindi. Kung ang sinabi ni doktor sa iyo, 40 milligram, yun kasi yung kailangan ng katawan mo based dun sa pag-aaral niya. So kaming mga pharmacists, hindi namin pwedeng gawing 80 yan kasi baka ma-overdose ka. Or hindi namin pwedeng gawing 20 yan kasi baka underdose ka, hindi maging matalab sa iyo yung gamot. So kung ano yung eksaktong milligram na sinabi ni doktor, yan dapat yung binibigay sa iyo. Kasi based on BMI, yung body mass index. Yes, and other factors mo like how your kidney functions. Okay pa ba yung kidney mo? Okay pa ba yung liver mo? Kamusta yung clearance sa katawan mo ng gamot? Kasama yun sa computation. Naku, yun pala ang problema pagka pumunta ka sa ibang bansa at bumili ka ng mga herbal medicine nila doon. Hindi mo nga alam. Minsan, puro Chinese yung nakasulat eh. At least dito sa atin, kayang basahin ng mga pharmacies. Pero bilib ako sa inyo, no? Ang pangit ng sulat ng mga doktor, pero kaya yung basahin. Ano yung inaaral din nyo ba yan? Ha? Actually, kung wala namang pag-aaral yung sulat ng doktor, kasi wala naman din science yung sulat nila. I mean, minsan bilog-bilog, tusok-tusok yan. Kaya alam ng pharmacist yan, kaya nababasa yan. Kasi lagi namin nakikita yung reseta. At kapag tinanong namin ano yung sakit ni pasyente, more or less alam na namin ano yung sakit niya. Alam na namin yung gamot niya. Kapag nakita namin yung stroke na yon, it pertains to that medicine. Tsaka usually within the community, it's the same doctors. So minsan tawag kami sa doctor, Doc, anong ibig sabihin mo dito? Pag sinabi niya, pag nakikita namin yon, yun pala yun. Yung mga ganon. So may mga paraan para mabasa namin. Yan. Tinatawagan nyo rin pala. Akala namin, bilib na bilib pa naman kami. Sabi, galing ha. Kuris-kuris na lang kuminsan. Kayang-kayang basahin. Di ba? Pero ang malaking ano kasi doon, kabisado ng pharmacist yung mga gamot eh. Kaya madali namin nakikita. Talaga. Ang hirap doon sa dami ng gamot. I-memorize nyo yan noong nag-aaral kayo? Molecule. Yung kung halimbawa sa gamot, no? Yung paracetamol, yan mga kabisado namin yan. Pero ang brand, ang dami kasi nga. Sobrang dami yan. So usually doon kami sa generic. Sa generic. Tapos pagkano, i-o-offer ho ninyo. Halimbawa, ito yung generic na binigay. Ito yung mga generic brand na yung offer ho ninyo. Tama. So sa batas natin, Kong, bawal nga actually yung mga doktor na magsulat ng no substitution. Kasi kapangyarihan ng pasyente na magdesisyon ano yung brand niya. Kasi katawan niya yan eh. Ang lagi namin sinasabi dyan, hindi mo naman pwedeng pilitin kay pasyente na bilhin yung mahal kung hindi niya na talaga kaya. Mm-hmm. So kailangan nagkakaroon ng pag-uusap. Ano yung maa-afford niya, lalo na kung maintenance medicine. So, taan ng mga pasyente, karapatan nila na mamili ng brand. Ang nagsisigurado sa kalidad ng gamot, Food and Drug Administration yan. But of course, I understand may mga consumers, mga tagapakinig na kinakabahan. Quality ba ito? So dito papasok yung ano yung madalas na ginagamit,
ano yung silipin nyo rin, no, yung quality ng manufacturer, kasi malaking aspect yan. Maaaring pare-pareho ng formula, pero dun sa production, sa quality assurance, sa quality control, dun nagkakatalo sa raw material. So kaya kailangan maging mapanuri tayo. Pero karapatan nila yon, hindi pwedeng mag-stick sa isang brand. Kasi kaya nag-generic slow tayo eh. Pang check and balance yan, para hindi abusado na kung ano yung pinrescribe ko, yun na lang. Kasi yung brand mismo, these things happen. Pero ang sabi mo nga, mahigpit ang compliance ngayon sa generics law. Maraming nagko-comply sa generics law. Yun lang talagang, actually marami tayong doktor, no, na talaga namang generic prescribing ang ginagawa. Hindi na nagsusulat ng brand. No? Except talagang clinically nakikita nila na ay mas effective, mas maganda yung talab nitong specific na gamot sa pasyente ko. Doon sila naglalagay ng brand name. So, may batas tayo eh. At nakakapag-comply naman. Ang mga pharmacists nagsasuggest naman yan ng brand. So they have to ask, pagdating sa butika, meron ba itong generic equivalent na gamot? Then pwede na nilang mapag-usapan, mapag-desisyonan kung ano yung para sa kanila. Okay. Nakausap ko yung presidente ng Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines. Ano ha? Yung PHAP. Dr. Diana ba yun? Kung hindi ako nagkakamali. Ngayon, Dr. Edralin. Ang sabi niya, totoo na ano, may mga pinag-a-abroad na mga doktor, ano ha? 12 pagka-Asian at saka 7 pagka-international na sponsored yung biyahe nila, ano ha? Para nga naman for continuous learning, ano ho. Gaano ka crucial 'yun sa isang pharmaceutical industry na may ganung pag-aaral? Okay. Gaano ka crucial na lumilipad yung mga doktor natin? Mahalaga 'yun kasi we need transfer of technology eh. Para malaman nila ano yung latest sa ibang bansa. Otherwise, mapag-iiwanan tayo dito. Kailangan silang padala doon para ma-develop nila yung expertise. And usually, what happens dyan, once they go there, pagbalik nila sa Pilipinas, they do echo sessions. Meaning, inuulit nila or tinuturo dito yung mga natutunan sa ibang bansa, sa mga fellows nila, sa mga iba pang mga junior doctors sa Pilipinas. So, mahalaga yung pagpunta doon. At nabanggit ni Dr. Edralin yun, no, during the interview, napakinggan ko din siya, na merong limit yan. At nire-report yan supposedly sa FDA. So meron yang pinipirmahan na forms. Sino yung doktor na pinadala mo doon? Bakit mo siya pinadala? Mahigpit ang FDA pagdating dyan. Yun lang, meron, alam mo naman, mga diskarte ng mga ibang kumpanya, right? So dumidiskarte lang sila. But if they will comply that, mahihirapan din silang magkaroon ng pang-aabuso. Kasi talagang nandun naman yan eh. Nasa may guidelines yan eh. Hindi, pero nag-i-emerge kasi ang mga sakit, Sir Brian, which leads me to ask you. Correct. Wala bang initiative to amend that provision? Masyadong limiting yung 12 at saka 7. Yeah, napag-uusapan yan, Kong, na kung kasi technically kulang yun eh, yung number na correct, yun. Oh. Kulang yun, yung pinapadala mong expert dahil lalo na maraming nadidevelop. Hindi naman din nalilimit lalo na may technology tayo, merong mga Zoom. Pero kung imaginein mo, no, marami rin naman kasing kumpanya na pwedeng magpadala. I mean, kung meron tayong 10 kumpanya or meron tayong 50 kumpanya for that specific na cardiometabolic, for example, na sakit, yung 12 na yon times mo ng 10, 120 na yon or 100 something na rin yon na pwedeng mapadala. Per so company. Yung limit na 12 is per company. Per company. Akala ko only. Per company pala yon. I see. Tapos pagbalik nila, anong gagawin nila? Magre-report sila sa pagbalik nila, magre-report sila kamo sila sa FDA, tapos magte-train sila. Ano 'yun? Libre na 'yung training? Yes. Yung parang re-echo? Depende na 'yan sa agreement nila. Wala 'yan dun sa guidelines na kailangan may X number ka na ma-train. Basta usually ang ginagawa rin ng mga pharma companies na legitimate, no? Talagang sumusunod sa batas. Pag pinadala nila sa ibang bansa, pagbalik dito, yun na rin yung magiging subject matter experts nila to train naman locally. Kasi wala namang limit yung train locally, but ang limit sa atin, dapat it should be modest eh. Hindi nga rin pwedeng grand masyado yung mga trainings natin dito. May mga guidelines talaga yan para maiwasan yung abuso. Okay. Meron daw branded medicine na walang generic. Pwede ba yun?
branded medicine na walang generic, ginagawa yan ng mga ibang prescribers natin. Sadly, not just to be very honest, pero according sa generics law, kailangan nakalagay yung generic name at yung brand name. Pero may mga ibang doktor, diretso sa brand name. Kasi wala namang, walang isang branded medicine na wala siyang generic name. So imposible yun. Definitely, basta branded, may generic name yun. Oo, kasi yun yung molecule niya eh. Yung generic name na sinasabi natin, ito yung molecule niya. Ayan, so, halimbawa, Amlodipine, pero marami yan. Maraming iba-ibang brand yan. Losartan, maraming iba-ibang brand yan. Pero Losartan yan. Parang ganun. Yun, so, makikita nila sa box ng gamot, pag bumili sila, yung nasa itaas, no, na usually yan yung naka-box, yan yung generic name. Yan yung molecule mismo. Ano to? Dapagliflozin. Meron ang dapagliflozin, patented pa siya. Ah, patented kaya pa iisa siya. Lang yung brand niya. Innovator yan. Kaya nag-iisa yan. So, wala siyang generic. Yan yung wala siyang generic name. Wala pa kasi patented pa yan. Yan yung sinasabi ko kanina na innovator. Pag innovator, may patent pa yan, hindi pa yan nagagaya. Okay. Hindi sorry. Si dapagliflozin, meron siyang kaka-off patent lang niya, meron siyang isang ka-generic. So may generic na? Meron na yung generic. They go to the drugstore, ask nila yung generic equivalent ng brand niya. Merong generic equivalent si DAPA. Okay. What about ang mga food supplement? Kasi yung ibang mga food supplement naman, walang clinical trial. So, how will we measure the efficacy? Kung wala naman siyang clinical trial. Yan yung mahirap na challenge natin for the food supplement. Kasi again, the idea is supplement lang siya of your natural diet or your food diet. Okay? Mm-mm. So hindi lahat ng food supplement sa Pilipinas may clinical trial. So it's usually based on literatures lang na ano ba yung naging effect, for example, nitong halaman na ito. No? So, may tinatawag kami na nutraceutical din na food supplement. Ito yung may mga studies din. So, for example, yung Lactococcus lactis strain plasma, that has clinical trials. Yes. Meaning, inaral yon, may clinical trial. So, technically speaking, hindi siya kagaya ng ibang food supplement na basta halamang gamot. No? But hindi naman natin sinasabi na pag halamang gamot, hindi effective. Ha? May mga pag-aaral yan. Pero ang mahalaga kasi dyan, ang mahalaga dito, malaman natin gano'n yung dami na kailangan mo, ano yung desired na effect niya. Yan yung mga kasama sa clinical trials na inaaral natin. Kasi anything that is in excess can harm your body. Ano yung adjunct treatment? Di ba kasi sinasabi? Ulit ko? Di ba sinasabi, no therapeutic claim. Pero ano yung tinatawag na adjunct treatment? Okay. An adjunct treatment is ibig sabihin, halimbawa sa cancer patient, meron siyang chemotherapy drugs, no? And then bibigyan mo siya ng adjunct treatment, meaning support siya sa actual treatment. Dahil mas magiging maganda yung response ng pasyente kapag binigyan mo nitong supplement na to. Kaya siya tinawag na adjunct. Hindi siya replacement ng actual treatment na binigay ni doktor. Suporta siya para mas maganda yung effect. Hindi, kasi di ba sa clinical trial sa Japan, ang talagang tinukoy nila, yung postbiotic is an adjunct treatment for cancer. Yes. Nababanggit yan doon kasi nga, pag meron kang cancer, your immune system, tinutulungan, kailangan din niyang ma-strengthen. Once you do chemotherapy kasi, even your immune system drops. So, kaya ka nag-a-adjunct treatment ng Lactococcus lactis strain plasma to strengthen your immune system, because once your immune system is strong, it can also attack the cancer cell. But it's not the treatment. Kasi baka ma-confuse yung mga tao doon. And what we don't want to confuse people. Kailangan may chemo pa rin sila, pero kailangan ma-boost yung immune system nila, kaya yung give adjunct treatment, para manatili siyang maging malakas at hindi mahawa ng mga infectious disease. Common problem ng mga cancer patients natin, may mga infection sila na secondary na nagiging problem din nila. So you need to strengthen your immune system. Yun yung adjunct treatment. You support the immune system ng mga taong bumabagsak yung immune system at mas maging malakas
sa paglaban sa cancer cells. Sir Brian, maraming salamat for joining us. Kung meron pa ho kayong mga tanong, ano, may mga concerns ho kayo tungkol ho sa gamot na inyong ano, na inyong recommendation sa reseta sa inyo, ha? At take note, ha, huwag kayong magpapareseta sa kapitbahay. Hindi ho doktong, hindi naman doktor yung kapitbahay nyo, huwag kayong papareseta doon. Dito ho kayong mag-text 0917-110-6580. May mga medical experts dyan, mga dietitian, mga pharmacies, ano ha, basta mga eksperto po sa medisina na po pwede ho mag-recommenda ho sa inyo o magpayo ho sa inyo, tulungan ho kayo. 0917-110-6580. Dyan ho kayong mag-text. In the meantime, Sir Brian, thank you again for joining us. And thank you, Hong. Kailan ang binyag? Malapit na, pero baka may November, dapat daw 6 months. Eh. Dapat 6 Sama months. Sama ka doon. Thank you, Sir Brian. Magandang umaga po sa inyo. Okay, thank you. Ayan. So ulitin ho natin, ha? Kahit ho ang mga food supplements, hindi ho basta-basta dapat tinitake dahil dapat po yan, meron din pong sukat. Ayan. Para mas naiintindihan ho natin. Maganda umaga, Pilipinas! And finally, ang aktor na si Zian Lim, umaming jowa niya nga ang film producer na si Irish Lee. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Inamin na si Ian Lim ang tunay na relasyon nila ng film producer na si Iris Lee. Noon pa man ay pinagdududahan na silang may namamagitan dahil sa madalas nilang nakikitang magkasama. Ipinagtapat ito ni Ian sa isang interview sa magazine na sinabi niyang they're seeing each other. Ang sabi pa niya, just to clear all the speculations, we are seeing each other and we are very happy. End of quote. Nilinaw niyang hindi si Iris Lee ang dahilan ng breakup nila ni Kim Chu. Wala raw third party involved sa hiwalayan at ngayon nga ay bahagi ng pag-move on itong pakikipagrelasyon niya sa film producer na si Iris Lee. Sa totoo lang, dito nakikitang mahilig pala talaga itong si Sian sa mga chinita. Chinita rin kasi itong si Iris Lee na malakim churin ng tipo. At samantala, nerereto naman si Kim sa gwapong lawyer ng Cebu na si Oliver Mueller. Pero hanggang tuksuhan lamang muna sila. Abangan na lang natin kung sino naman ang malilink o makakarelasyon ni Kim Cho pagkatapos silang maghiwalay ni Sian Lim. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito po si Gorgie Rula tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Tukso-tuksohan lang daw muna. Ito, nanunukso din sa atin, oh, si Cheryl Alparo. Nandyan siya sa C3, Dagat-Dagatan, Caloocan. Kaya sa mga suki natin dyan, lakasan na ninyo yung mga radyo at mga telebisyon. Nag-iikot na si Sherwin Alparo at mamimigay ng pera. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Protection ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghampon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunyo ang inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ang mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para DZRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 5:22 na. This time check is brought to you. Welcome home, Eugene Howard, ang aking pamangkin na si Perer, ano ha? Magandang umaga sa iyo. At saka ito nakakatuwa, pag-uwi niya hindi na siya nagbitbit ng tsokolate. Sabi niya mas masarap yung tangerine chocolate dito. Ayun ha. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog diyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong nga po ni Dr. Helen Taan. Ito pong mga magnaniyog na dating umaasa sa kompra, ngayon po ay mga MSMEs na. Matapos ang kutin yung mga magagandang planting material ng kakao galing Davao, itinanim sa ilalim ng manyugan at iprinosos eventually ng tangerine chocolate. May mahigit 10 variants po ito, ha, na yung mga raw materials na ginamit ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog at magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available sa 0919-095-5935 o dili kaya sa tangerinechocolate.ph. Kaya sabi po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin. Sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya pagka bumibili daw po tayo ng tangerine chocolate, sabi po ni Dr. Helen
kasapatan, pinalalakas loob natin, pinalalakas natin ang loob ng mga magsasaka at mga MSMEs. Tangerine Chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Maganda umaga, Pilipinas! Congratulations! At natapos na rin ang second day ng Sharia Bar Examinations. Congratulations kay Justice Leo Madrazo, ang Deputy Court Administrator for Mindanao. At syempre, batiin natin si Justice Pilomena Singh na siya pong namahala para sa Sharia Bar Exams. At syempre, sa supervision ni Chief Justice Alexander Gizmundo. Maraming maraming salamat. Mayor Zenny Mendoza, good morning! Samantala sa iba pang mga balita, mga grupo ng mga abogado at mga negosyante sa Chinatown kinundina ang panibagong pangharas ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Detalye ng balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Kuya Angel, maring kinundina ng grupong isang bansa, isang Pilipinas, ang patuloy na pangigipit o pangharas ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas na nagsisigawa ng humanitarian mission sa West Philippine Sea. Sa payag ng grupo na kinabibilangan ng abogado, negosyante, nanawagan sila sa China sa magitan ng kanilang embahada na itigil na ang paggigipit sa mga barko ng Pilipinas. Ayon kay Jay De La Fuente, tagapagsalita ng grupong isang bansa, isang Pilipinas, tanging hangad lamang ng Philippine Coast Guard at ang DIPAR na magatid lamang ng tulong sa mga mangisda sa Paratagsyol at sa mga nagbabantay dito. Sinabi naman ni Nelson T, ang barangay official sa Chinatown at co-founder ng IBIP, nanawagan sila na magpagkakaisa lalo na sa mga Filipino-Chinese at hinihimok nila na bawat individual o grupo na manindigan at pagpayag ng kanilang pagtutol sa pangaharas ng ginagawa ng China. Para sa kauna-una sa Pilipinas, this is Rich. Ito si Boy Gasales, tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Boy. Posibilidad ng hagupit ng La Niña sa bansa, pinaghahandaan na ng DSWD. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzales sa RH5. Bal, good morning. Good morning, Kuya Engine. Sa gitna ng patuloy na pagtama ng El Niño phenomenon ay pinaghahandaan na rin ng Department of Social Welfare and Development ang nakaambang malalakas na mga pag-ulan na dulot ng La Niña pagsapit ng buwan ng Hunyo. Ayon kay Assistant o DSWD Assistant Secretary for Disaster Response Management Group at spokesperson Irene Domlao, aprobado na ang buong bansa handa project ng ahensya, isang framework agreement na naglalayong mapabilis pa ang paghatid ng tulong sa mamamayan sa panahon ng tag-ulan. Sa ilalim ng buong bansa handa project, magtatayo ng dalawang parallel supply chain mechanism para sa disaster preparedness and response na magpapalakas na kapasidad ng DSWD upang tugunan ang pangangailangan ng mga pamilyang maapektuhan ng La Niña. Kabilang dito ang pagpaplakas sa production capacities ng National Resource Operations Center ng DSWD sa Pasay City, Visayas Disaster Resource Center sa Cebu, at maging ang mga warehouses at storage facilities ng 16 na DSWD field offices sa bansa. Bukod dito, papasok din sa kasunduan ng DSWD sa mga maliliit at malalaking mga grocery stores, supermarket, manufacturers at distributors upang mapalakas pa ang food supply mula sa pribadong sektor. Tugon-aling ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na whole government approach para alalayan ang publiko sa panahon ng anumang kalamidad. Sa ngayon ay mayroon ng mahigit 1.5 milyong bilang ng family food packs ang nakapreposition sa iba't ibang food hubs at iba pang mga storage facilities ng DSWD sa buong bansa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Bal Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Bal. Pinaghihinay-hinay naman ni Senator Amy Marcos ang gobyerno sa pag-angkat ng mga agricultural product. Ayon kay Senator Amy, dapat munang alamin kung gaano karami ang konsumo, produksyon at kung anong kaya pang itanim ng mga lokal na magsasaka. Binanggit ni Senator Marcos ang taktika ng kanyang ama, ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa usapin ng pag-aangkat. Kalahati o pakaunti-konti niya ang required na ini-import ng kanyang ama dahil hindi naman ito sabay-sabay na kinukonsumo at baka makahapol ba ang lokal na produksyon.
Muna, alamin natin ano talaga ang konsumo. Ano talaga ang kaya natin itanim at iani. Para kung mag-i-import man, kinakailangan i-import yung tamang-tama lang. Yung tatay ko nga, kung mag-import, kalahati lang ang required. Kasi sabi niya, hindi naman kakainin niya ng sabay-sabay, baka mahabol pa lang lokal. Kaya, yung NFA nun, kung mag-i-import, hap-hap lang, talagang tingi-tingi lang. Pero ngayon, we're the world's biggest importer of rice. Yan ang masaklak. Ikinalungkot nga ni Senator Marcos na ang Pilipinas ngayon ang pinakamalaking importer na bigas sa buong mundo, pati na ng gulay, inaangkat na rin. Sinabi ni Senator Amin, nag-iiyakan ang mga lokal na magsasaka ng Ilocos at Benguetta dahil itinatapon o di kay sinusunog na lamang ang sobrang ani. Umapila si Senator Marcos sa gobyerno na tangkilikin ang lokal na produksyon, bilhin ang ani ng mga magsasaka sa makatwirang halaga at huling opsyon na dapat yung importation. Muli ding nawagan ang kapatid ng Pangulo na maglagay ng sapat na post-harvest facilities para hindi bumaba ang kita ng mga magsasaka at mapanatiling maganda ang kalidad ng kanilang mga inani. Imbes na nanauuwi sa kansang katutak na fertilizer scam, rice seedling scam, pilmex scam, ang dami-dami ng scam. Bihin na lang direkta, magkasundo sa umpisa, magkano ba ito, ibigay sa LGU, kabisado naman ng LGU lahat ng mga tauhan dyan, sino talaga nagtatanim ng mga katotohanan, at i-buy back sa maayos na presyo para buhay naman ang magsasaka natin. Ang lupit naman itong nangyayari. Isa pa, kinakailangan natin ang post-harvest. Bumaba naman ng 14.93 trillion pesos ang outstanding debt ng Pilipinas nitong Marso. Ayon sa Bureau of Treasury, isa itong 1.67% na pagbagsak mula sa 15.18 trillion pesos noong buwan ng Pebrero. Ayon kay Michael Ricaport, Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation, ang pagbabang ito ay dulot ng maturity sa retail treasury bonds ng Pilipinas nitong Marso. Ang outstanding debt ay binubuo ng domestic debt at external debt kung saan nakikitang bumaba ng 2.83% ang domestic habang tumaas naman ng 1% ang external debt. Ulitin natin ha, nandyan lamang po sa kanto ng C3 at Dagat-Dagatan Avenue sa Caloocan City, si Sherwin Alparo, manghuhuli yan ng mga magpapadikit ng sticker. Libo-libong mga deboto naman ang dumagsang sa First Maritime Procession ng Nueva Señora de Salvacion kaugnay ng pagdiriwang ng Magayon Festival sa Albay. Detalye na balita mula kay Ruel Saldico, RH18. Ruel, Diyos Marahinaga. Libo-libong mga deboto ang nakisa sa matagumpay na sinagawag Gaudaudag Maritime Procession ni Nuestra Señora de Salvacion sa probinsya ng Albay. Pasado alas 4 ng madaling araw, Mayo 1 nang sinagawag banal na misa kung saan kasabay naman ang Maritime Procession mula sa Barangay Uruan sa Tiwi na kung saan ito mahigit 7 oras ang imiyahe sa karagatan ng Albay Gold, ang imahe naman patungo sa Sawangan Park sa Legazpi City. Labis naman ang kinatuwa naman ng Simbahang Katolika ang nasabi ng tibunad dahil nasama na rin ang inang Magayon sa Maritime Procession bilang isa sa mga highlight ng selebrasyon ng Dalagang Magayon Festival ngayong taon. Nararapat na anya na ito ay gawin dahil ito ay sumasalamin naman sa pagiging reliyoso ng mga tao. Parte na rin ng 250 devotion naman ng mga tao kay Nuestra Señora de Salvacion na siyang nagsilbing patronis naman ng probinsya ng Albay. This is the very first time and we are very grateful to the governor and to the organizing committee for starting this. You know, faith and religiosity of the Bicolanos are very important features of our culture and at this time it is being celebrated and we are really grateful to the initiator of this and hopefully this will continue. We are just starting, of course, and we shall be learning, how to do it better next time. So we look forward to celebrating this on a yearly basis. And this is a very beautiful feature of the celebration of the Magayon Festival. In Bicol, Magayon is beautiful, and Magayon Festival begins by honoring Mama Mary, who is Inang Magayon, the beautiful mother for us all. So once again, the governor is watching me. I acknowledge once again this beautiful initiative that he and the organizing committee came up with. And this is really promoting the faith that we have in the devotion to our Blessed Mother. First time po nagkaroon tayo ng ganitong component. I think faith tourism has a real place in Magayon Festival and also in the other festivals in Albay. So we just want to take the lead. To make an example na talagang dapat kasama talaga ang religious fervor when it comes to fiestas. Not only the usual activities.
kinakailangan meron din may kinalaman sa faith natin as Catholics, as Christians. Bukod sa Maritime Position, isinagawa rin ang First Grand Marian Position naman ngayong araw sa naturang lalawigan. Ang magandang relasyon naman ng simbahan at pamalaan ay simbuloan niya ng pagkakaisa ng bawat deboto tungo naman sa panatag ng pananampalataya at pag-unlad naman ng isang pamayanan. Ito ang DZRH, kauna-unahan sa Pilipinas, Roel Saldigo. Tuloy-tuloy sa pagbalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Mabalos, Ray! Umaga, Pilipinas! Hanabuhay muna tayo, ha? 37, makalipas ang alas 5 na umaga. Champion! Dalisay Batangas Mayor, magandang umaga po sa inyo, ha? Doktora! At happy birthday kay General Danny Siongko. Yan, kala ko si Boss na Danny Sambiron ang may birthday ngayon. Hindi pala, si Danny Siongko pala. Yan, ha? Binabanti ka ng mga poging mapitagan. Yan, magandang gising naman ito dahil masiglalagi, parang naka-ultabayo. Ang ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado po ng mga doktor, estrado sa Food and Drug Administration. Ano pang itong postbiotic. Ito po yung pag pumapasok po sa ating katawan, ina-activate po yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell, para panganahin po yung ating immune system, palakasin ang ating immune system. Nakatutulong ito upang magkaroon tayo ng magandang tulog. At habang natutulog tayo, pinalalabas nga po yung toxin sa ating katawan. Para kinabukasan, meron tayong mas panibagong sigla. Meron tayong panibagong lakas para labanan ang puyat, pagod at stress. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado po ng mga doktor ay ang Ultabio. Available po ito online sa Lazada o Shopee. Siguraduhin lamang hunin nyo na galing po ito sa Teoxys Health Ventures. Ngayon, kung may mga katanungan pa po kayo, pwede kayo mag-text sa 0917-110-6580. Nakastandby po yung ating mga medical experts. Sa panahon ho na kailangan natin ng kaagapay sa puyat, pagod at stress, tandaan na nandyan ang Ultabio. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang dikit stickering promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Nakahuli na! May nahuli na si Sherwin Alparo. Sherwin! Sherwin! Nawawala. Bayasum. Sherwin, yuhu! Sherwin! Sandali na putol. 44, makalipas po ang alas 4 na umaga. Ay, sa mga suki na natin dyan sa Central Luzon, huwag din kalimutan, ha. Tuloy po yung alok sa atin ng Westchester Realty, ang pinakamurang ready for occupancy unit dyan po sa Central Luzon. With easiest term, abay 5% lamang po ang down payment, pwede pang gibs. At kung kayo ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng 3-for-2 sa anumang Asian destination. Makipag-ugnayan lamang po sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Yung pong township ay nasa loob mismo po ang munisipyo, ang simbahan, ang eskwelahan at iba pa hong mga amenities. Ospital lang yata ang wala eh. Kaya hindi kayo mamumroblema sa traffic, hindi kayo mamumroblema sa mga baha. Dahil yan din po eh, sabi ni Malu Cabral eh, flood free. Magaling ha. 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Para ho sa inyong chance na manalo ng 3-for-2 to namang Asian destination, makipag-ugnayan kayo dyan. Kung hindi ho kayo mananalo ng 3-for-2 sa Japan, sa Singapore, sa Thailand, sa Hong Kong, aba, pwede pa naman kayo manalo sa Summer Premier Promo, meron ding iba pang mga bonggang premyo. Maganda umaga, Pilipinas! Pabalikan na natin si Sherwin Alparo. Sherwin! Yes, Angelo, ito na ang ating winner sa ating DZRH Mas Malakas promo dito sa kanto ng Dagat-Dagatan Avenue at C3 dito sa Caloocan. Unang-unang dumating itong 9-star taxi na minamanaw ni Kuya. Pangalan niyo po? Fermin de Chavez. Di, Kuya Fermin, paano mong napakinggan? Asa ka kanina? Asa Balintawak. Asa Balintawak? Oo. Oh. Buti, umabot ka. Natawa-tawa ko, papunta rito. Hataw ka, papunta rito. Sino paborito mong announcer tuwing umaga? Si Angelo Palmones. Angelo Palmones, at sino? Anong programa ang paborito mo pinakikinggan? BCRS. Magandang umaga. Magandang umaga. Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas. Dahil magandang umaga, Pilipinas, meron kang 1,000 pesos. Hey. At syempre, meron ka rin BCRS t-shirt, lalong gwagwapo ka. Tatay, kapag sila ko yan. Yes, salamat. At meron ka rin DZRH
grocery bag yun, no? Para sa iyan. Magpadikit lang ng... Yes, Angelo? Baka naman, kuya, saan ka nakatira? At saan ka rin nakatira? Sa Camarines, Caloocan. O, idaan na yan, ha? Baka kung saan panlumi, kuya. Alam mo naman... Galing siya ng Balintawak. Oo. Galing Balintawak. Oo. Siya, Tay, diretso na kayo ng bahay, ha? Baka kung saan lumigo pa kayo, ha? Nanonood si Mrs. Diretso na naman. Dikit na dikit yan, o, Angelo, dahil nagpadikit na din sa race sticker yan. Loyal yan. Ayan, o. Loyal driver yan. Loyal na rin sa DC race. Ayan. Ayan. Alam mo naman, di ba, basta driver, sweet lover. Ayan, basta driver, sweet lover. Siyempre, meron din premyo kapag ikay nakatutok sa atin. Nakatutok sa atin. Ah, siya, sige. Oo. Pero tuloy pa rin, pwede pa rin magpadikit na sticker yung mahahabol, ha? Yes, oo. At siyempre, maya-maya, mag-award ulit tayo ng bagong winner. Mamaya, ano sa ating bagong location sa programang Dos for Dos. Kaya naman, tumutok lang sa Deezer Age para sa 1,000 pesos. Mas malakas, promo ayos number 6. Sherwin, Batao, Paro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayong Pilipino. Maraming salamat, Sherwin! Pakinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang dikit stickering promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Sabi ho ng mga nakikinig at saka manonood, paano naman kami? Ah, dito ho tayo. Mahiwagang tunog. 8,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Kapag may nanalo online at saka text line, edi doble. O, kung isa lang naman, swerte. Swerte. Thank you. Hindi masakit sa bulsa. Yan, ha? O, ito na ating mahiwagang tunog. Ano yung bagay na gawa sa plastic? May isang iniikot na bagay. Yun narinig ninyo kayo. Chuk-chuk-chuk. Ganun na. Oo. Ngayon, saan ito available? Saan ito nakikita? Nakikita ho sa bahay. Pwede makita sa bahay. Pwede makita sa opisina. Oo nga, naging controversial nga ito sa isang opisina. Tapos, nakikita din ho sa mga klinika. Ayan. Ha? Ang inyo pong gagawin, para po sa ating mga text line, po pwede ho kayong magpadala nyo ang sagot sa 0919-282-6485. Online naman, kailangan meron ho kayong sharers badge. I-share nyo muna yung ating programa pagkatapos saka ho kayong magpadala dun sa ating chat group, ano, chat line. Ayan, ha? Dama, no? Chat. Nung mag-text ho kayo ng inyong sagot. Ang tamang format ng pag-text, empty space, name / under / contact number / at ang inyong sagot. At sa mga sasagot sa text line, isang beses lamang po maaaring magpadala ninyong sagot gamit ang inyong mobile number. Isa pang clue! Kapag ginagamit ho ninyo ito, kinakailangan muna na maglinis ang inyong mga kamay. Kadalasan gumagamit ng shield bath soap. O, yan ha. Nililinis ang kamay gamit ang shield bath soap bago mo ito magamit. O, ano yan? Bahala na kayo. Magwi-weekend. Tingnan ho ninyo kung ano yung nandiyan sa paligid nyo. Maganda umaga, Pilipinas! Nangako naman ng Japan ang 84 billion pesos na alaga ng proyekto sa Pilipinas hanggang sa unang bahagi ng 2025. But thank you! Ayon sa Department of Finance, magkakasang Japan ang 227 billion Japanese yen o katumbas ito ng 83.9 billion pesos na pipeline project sa Pilipinas at 92.18 billion pesos naman annual average pipeline mula Enero o mula ngayong taon ito hanggang sa 2027. Samantala, nakaschedule na rin ang 4 na loan agreement na lalagdaan bago matapos ang taon. Laman ito ang proyektong tututok sa maritime safety, kalsada, flood at flood risk management. Ang ari ng Pangulong BBM na isulong ang Administration Coalition sa 2025 midterm election suportado ng Kamara. Detalyo na balita mula kay Manang Milky Rugunan, RHL Manang Milky. Suportado ng mga leader ng Kamara ang plano ni Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon ng koalisyon ng administrasyon para sa maikakandidato sa 2025 midterm elections. Ang kay Deputy Majority Leader Faustino D. Dafif, bilang miyembro ng lakas, masaya siya sa gusto ng Pangulo dahil ito rin anya ang hangarin ng Pangulo noong kampanya na matamo ang unity o pagkakaisa. Naniniwala si D. na ganito rin ang nararamdaman ng iba pang miyembro ng lakas. Isa pang miyembro ng lakas na si Assistant Majority Leader
Micaela Swansing ang sumusuporta sa layunin ni Pangulong Marcos, dalituan niya ang tunay na pagkakaisa. Ang Lakas CMD ang pinakamalaking political group sa Kongreso na pinamumunuan ni House Speaker Martin Romualdez. Samantala, sa panig ni Assistant Majority Leader Amparo Maria Zamora, miyembro ng Nationalista Party, welcome sa kanila ang pronouncement ng Pangulo. Magandang balitaan niya ito dahil ibig sabihin kaysa nila ang Pangulo at mas magandaan niya na may pagkakaisa. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat na Manang Milky. Oy, may request dito, Sherwin. Baka daw po pwede sa Cavite, sa Silangka daw mag-stickering promo next week ka. Wala ko kaming control dun eh. Yun bang nakakaalam na nag-schedule. Oh, wala ko kaming alam. Basta kami, eh, pag sinabing dun, sunod lang, para sundalo. Uy! Happy Press Freedom Day nga pala ngayon sa lahat ng mga kapatid nating mamamahayag. Sumuko na ang negosyanteng si Cedric Lee sa National Bureau of Investigation ilang oras matapos mahatulan guilty sa kasong serious illegal detention for ransom. Ayon kay NBI Director Attorney Medardo De Lemos, sinundo nila si Lee sa Mandaluyong matapos itong magpadala ng mensahe na susurrender siya sa NBI. Hinatulan ng tagig RTC Branch 153 ng reklusyon perpetua o pagkabilanggo ng hanggang 40 taon itong si Lee, si Denis Cornejo at dalawang iba pa. Kaugnay ito ng ginawa nilang illegal detention sa TV host actor na si Bong Navarro noong 2014. Sineta pagkatapos hinihingan ng ano. Matapos mabugbog, hiningan pa daw ng 2 milyong piso pero hanggang 1 milyon lamang ang kaya nitong maibigay. Dinala na rin sa Correctional Institution for Women ang modelo na si Denis Cornejo habang sa New Bilibid Prisons naman inihatid ang negosyanteng si Simeon Rasa. Kasunod dito nang naging hatol na guilty laban sa kanila sa kasong serious illegal detention for ransom na isinampa ng TV host na si Bong Navarro. Matapos ibaba ng korte ang hatol, agad daw sumailalim si Cornejo at Saras sa medical at booking procedure dahil present ang ito sa promulgation. Sina Lee, Cornejo at dalawang iba pa ay nahatulan ng reklusyon perpetua o 40 years na pagkakakulong. Magpakabait na lang sila para sakaling mabigyan pa ho sila ng parol. Mapaikli yung kanilang sentensya. Lumabo naman ng 250% ang mga insidente ng power surge sa ilang lugar sa Metro Manila dulot ng mainit na panahon. Sinabi ng Meralco spokesperson na si John Saliriaga, mula 200 per day, lumandag ito ng 700 pataas kada araw. Paliwanag ni Saldariaga, dahil ito sa walang tigil na gamit ng aircon at saka mga electric pan, halos doble sa nakatagdang limit ang natatanggap na load ng mga transformer. Sinabi rin ng Meralco, nakakaibang hindi ng init ang talaga nakakaapekto ngayon sa mga appliance at mga kagamitan ng, o maging sa mga pasilidad ng Meralco. Napakadami po talaga ng insidente kaya ako humihingi din po ako ng pagunawa sa mga taga-ubong kasi ang ginagawa natin ngayon is based on repair protocol. Inuuna namin yung mga areas na talagang critical at saka maraming mga tao doon. So, kuminsan talagang nagkakaroon ng time delay. But we are slowly addressing it. 6 minuto na lamang bago mag-alas 5 na umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
pinakamagandang oras para mag-aral, alamin. Mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mo. Roland Paulino, German, magandang umaga po sa inyo at magandang umaga din kay NIA Administrator Eduardo Eddie Guillen. Ayan ha. Ganda yung mga proyekto nila. At muli, nagpapasalamat po yung mga taga North Cotabato, mga taga Maguindanao sa pag nakumpleto na ho yung ano, yung Malmar Irrigation Project Phase 2. Salamat po. Ayan ha. Magandang umaga din po sa mga suki natin, mga senior citizen. Ayan. Thank you. At sa lahat ng mga nakatutok sa atin, ng mga seafarers, magandang umaga po sa inyo. Maganda umaga, Pilipinas! Suportado na ilang senador ang utos ng Pangulong BBM na ripasuhin ang minimum wage sa gitna ng mataas na presyo ng mga bilihin. Ayon kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, ang welcome sa kanilang direktiba ng Pangulo para masigurong nakakaagapay ang sweldo ng mga manggagawa para sa araw-araw nilang pamumuhay. Tiniyak naman ni Secretary Benny Leguesma ng Department of Labor and Employment na may patutupad ang pamahalaan ng taas sa ahod sa lalong madaling panahon kasunod ng utos ng Pangulong BBM na ripasuhin ang minimum wage rate. Sa panayam pa rin ang DCRA at ang radyo natin, sinabi ni Labor Secretary Leguesma, siniguro nito na hindi mauuwi sa pangako ang ginawang utos ng Pangulo. Sinabi pa nito na tiyak na patas din ang pagpapatupad nila ng naturang adjustment dahil may kinatawa naman ng workers, employers at gobyerno sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Pumapila naman si Senate President Mig Zubiri sa Pangulong BPM na sertipikang urgent ang panukalang 100 peso legislated wage hike ng primadong sektor. Ayon kay Zubiri, patuloy ang pagsipa ng presyo ng mga pangunahing bilihin kaya't dapat tumaas din ang pera nila para makaayon o makatugon sa tumataas na cost of living. Dos por dos, susunod na sa ilang saglit. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Happy weekend sa inyong lahat. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po sa English novelist at poet na si George Orwell. Ang sabi niya, in times of universal deceit, telling the truth will be a revolutionary act. Happy World Press Freedom Day sa lahat po ng mga mamamahayag. Isang minuto, dos por dos na. Maga.